He's crying. Mga makulista, kung napapakinggan niyo yung iyak ni Isaiah, mukhang nagkakaroon na naman ng ano, ng constriction sa kanyang trachea. Ibig sabihin, nag-i-inflame na naman yan. Maybe, baka pati sa lungs niya. So, buti na lang, mayroong binigay yung doktor sa amin na pampakalma sa kanya, yung steroids. Bibigay ko na sa kanya ngayon, PRN. So, ito yon. Makakatulong ito para hindi siya mahirapang huminga. Ayan. Dexamethasone. Bibigay na natin sa kanya to. There's like sugar in there. Ang order sa kanya ay 1.5 mil. So today. So ito yung last dose na ibibigay natin sa kanya. Ayan o. Iba yung hininga niya. 1.5 mil. Ayan. Extract natin yan. He's crying so loud. Ayan mo. Sige mo na natin sa kanya to. Ito. He likes this one. Huwag mo isusuka yan. Gamot mo yan. Like, Ate doesn't. She hates her gamot, but she still drinks. Finish it. And then, gatas. Ayan. Para maipush natin. Ay, nako. Yung dexamethasone na yan, nakakatulong daw. Very effective. Ibinigay sa kanya yan yung nasa ospital siya. Nakakatulong sa COVID-19 patient na mayroong lungs inflammation tsaka yung nag-i-inflame yung windpipe. Kaya makita nyo kapag umiiyak siya, ganito ang tunog. Yan, nahihirapang huminga yung bata. Ibig sabihin, inflame yung daanan ng hangin niya. So kaya ibinigay ko na sa kanya yung PRN na dexamethasone. So good for 12 hours yan. So 3:40 ng hapon today. It's almost out. Mayroon pa akong another dose. So itatago ko pa yan. Just in case na magkaroon na naman siya ng ganitong reaction sa COVID-19 infection. Okay, it's almost out. Look. So yun lang mga makulista. Sana may natutunan kayo dito sa aming vlog na ito. Na meron naman palang gamot para sa bata. Especially sa kanya, baby. It's almost out. Can you see it? Yeah, there's another dose left. Oh. Can you keep that one in the fridge, please? Put the lid on. Where's the lid on?